I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. And we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen? Narito tayo para magpuri. Ibigay natin yung nararapat na para sa ating Panginoon. Amen? Tayo'y dapat tayo'y masaya habang tayo nagpupuri sa Kanya. Ipakita natin na tama yung pinili niya na mga anak niya para maglingkod sa Kanya. Amen?
Marami pong salamat sa umagang ito. Sa pagpili mo sa bawat isa, Panginoon, na makarating kami dito sa iyong bahay-sambahan. Una sa lahat, Panginoon, buong puso po kami nagpapakumbaba, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon, na maging karapat dapat kami sa umagang ito, Lord God. Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, na ang iyong presensya ay ibaba mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Upang magkaroon kami ng pagkakataon, Lord God, na mapapurihan ka, Lord God. Madakila ka, Panginoon. At mapasalamatan ka, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, ang maghahayag ng iyong salita, Panginoon, na iyong gagamitin, Lord God. Dagdagan mo po ang kanyang talino, Panginoon, upang maipahayag niya ang iyong magandang balita para sa amin lahat, na magiging daluyan ng aming kalayaan, Panginoon, na magiging daluyan ng aming kagalingan, Lord God, na magiging daluyan, Panginoon, ng aming kapayapaan sa buhay, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin lahat. Kaya, Lord God, ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Muli, good morning po sa lahat. Sabihin mo nga muli sa iyong katabi, good morning! Isang mapagpalang umaga. Amen. Sino pong excited na magpuri sa ating Diyos? Meron pong mas malakas? Sino excited na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pong aawitin is about surrendering, obedience, giving respect to our Lord. Yung aawitin po natin, meron po itong action. So, tayo pong lahat, gagawin po natin ito. So, alam po ba natin, pag may nakita tayong isang sundalo, tapos, paano tayo magbigay ng respect? Or as a sign of obedience, tayo po ay nagsasalut, di ba? So, sa ating pong Panginoon, as we obey, as we surrender ourselves, so we will say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Pwede po bang tayong lahat? Ano pong kailangan natin gawin? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Isa pa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Mas malakas. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. We'll be right back.
I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sin, trading my pain, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we will sing, yes, Lord. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, laying them down, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, laying them down, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Training my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Amen. Say, Lord, it's You give me life and I can't explain this how much You mean to me now. That You have saved me, Lord, and give all that I am to You, that every day I can be a light that shines Your name. Yeah. Every day, Lord, I learn to stand upon Your word, and I pray that I'm
I come to know you more, that you would guide me in every single step I take. That every day I can be a light into the world. Every day it's real. What you mean to me now? You save me, Lord, and give all that I am to you. That every day I can be a light and shine your way. Every day, Lord, I learn to stand upon your word. And I pray that I might come to know you more. You would guide me in every single step I take. That every day I can be a light into the world. Every day it's you I listen. Every day, every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. You I live for. Sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, it's you I live for. Every day. Every day. It's you I live for. Every day. It's you I live for. Every day. It's you I live for. Sabi po dito, every day we will follow the Lord. We will obey. Are we willing to obey the Lord? Are we willing to follow the Lord? So let's sing this with all of our hearts. Let this be the prayer of our hearts. Say, every day it's you I live. Sing, every day I follow after you. I walk with you, my Lord. Sing at the top of your lungs. Come on, say. Every day, it's you I live for. Every day. Every day, woo. I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day. Every day, it's you I live for. Every day, I follow. You know that
I love you, you know that. I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to your majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. The King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Savior. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, desire. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Allow ourselves to be broken before Him so He can enter freely. Let's just focus our eyes. Huwag po tayong madistract sa mga nasa paligid natin ngayon. And let this be a song that is very personal to us because we are talking to our living God, our Father, Jesus.
Let me live.
Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. To your arms, to your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my day. Lord, I will always follow you wherever you send me. I will go an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never till the end. Oh, let's give our lives to the Lord. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Oh Lord, we will always follow you. Surrender our lives. Let's give our lives to Him. To be a vessel of Yours. Oh, let Your will be done in me. Let Your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow. My Lord, and I will always follow you wherever you send me. I will go an ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Wherever you send me.
ambassador, an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Oh Lord, once again we will sing, Lord, we will always follow you. And I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na ito na binigay mo sa amin sa unang linggong ito ng Nobyembre. Father God, we ask Lord, your divine presence, your anointing. Happen. We thank you, we honor you, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Malakas mong palapag sa ating Panginoon. Amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Ayan. Amen. Praise the Lord. Sige po, kamusta ang nagdaan po nating isang linggo? Mabuti naman po ba? Amen? Praise God. Marami tayong makabataan ngayon, ano? At alam ko na ang Diyos ay laging may pag-uusap sa bawat isa sa atin. At lumalamig na ang panahon, kaya ingat din po tayo, no? Sapagkat kailangan ay bantayin din natin pangalagaan ng ating mga sarili sapagkat marami na nga po ngayon ang mga may sipon, may ubo, no? Kaya kailangan po tayo ay laging maging malakas physically, hindi lamang physically, lalo na spiritually. Amen. So ngayon po idadala po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Buksan natin ating mga Bible sa aklat ng Deuteronomy chapter 5. Verse 33. Ayan, no? Mga bata, sige. Tawagin natin muna lahat ng bata bago natin basahin ang salita ng Diyos at atin sila ipanalangin sa Panginoon. Amen. Ang mga bata po'y very special kay Lord Jan. At mangyari matupad ang pangarap ng Diyos sa mga batang ito, no? Sabi ng Bible, children are a gift from God, regalo yang mula sa Diyos, no? Kaya atin pong ito ng mga kamay natin sa kanila. Ayan. Sige.
bago sila dumako sa kanilang room. Sige po, ituon natin lahat ng kamay natin sa kanila. Father God, in the name of Jesus, Lord, we pray for your covering, Lord, sa mga bata pong ito. Lord, we pray that one day, Lord, magre-raise ka sa mga batang ito na engineer, pastor, evangelist, prophet, O God. Lord, maging doktor, Father God, Lord, mangarap ang mangyayari, ang mga pangarap po sa kanila na sa mga batang ito, Panginoon, ay i-release mo ang iyong karunungan, ang iyong katalinuhan, at bigyan niyo po sila ng kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. Ilayo po sila sa lahat ng viruses at mga karamdaman at sakit sa mundong ito. In the name of Jesus, and Lord, I declare, O God, your divine protection sa mga bata pong ito. Salamat, Lord, na marami sa inamin sila ipinagkakatiwala at sa kanila pong Sunday school, samahan niyo po sila at pangunahan ng kanilang teacher, O God. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. God bless you all. Oh, huwag tatakbo. Walk lang, walk. Amen. Ayan. Okay. Praise the Lord. Okay, nakita niyo na po ba ang ating mga ang inyong mga Bible? Buksan po natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 33. Ayan. Amen. Asan ang mga Bible? Notebook, ballpen. Ayan. Ano po ang sabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 33? Tumayo po ang lahat. Sige po, bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Ayan, basahin natin ng sabay-sabay. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo ng bawat isa. Amen. So, ito ay Deuteronomy chapter 5 verse 6. Sabi ni Lord, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. Siya daw ang Panginoon na naglabas sa mga Israelita sa lupain ng Ehipto, no, sa kanilang pagkakaalipin doon. Sabi niya, verse 7, thou shalt have none other gods before me. Huwag daw sila magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Panginoon. So yan na yung isang utos. No, pangalawa, thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. Huwag daw silang gagawa ng anumang imahen o larawan na nasa langit o sa lupa. Yan ay utos ng Diyos. No? Pagdating sa verse 9, thou shalt not bow down thyself. Yan, kasama pa rin ito. No? Huwag kayong luluhod dito ni maglilingkod sa kanila. Ako ang inyong Panginoong Diyos ay mapanibuguin. Verse 10, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Pinapakita ro ni Lord ang kanyang kahabagan sa 1,000 lahi na nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang kautusan. Verse 11, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. No? Ang pangalan daw ng Panginoon ay huwag gagamitin sa walang kabuluhan. No, ang pangalan ng Panginoong Yesus. Verse 12,
keep the Sabbath day to sanctify it as the Lord thy God had commanded thee. Inyong ipagdiwang ang araw ng pamamahinga, sabi ni Lord, gaya ng kanyang iniutos. Verse 13, 6 days thou shalt labor and do all thy work. Anim kayong magtatrabaho. No? Sabi ng Panginoon. Verse 14, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Sa ikapitong araw, yun daw ay araw ng pamamahinga para kay Lord. No? Verse 15, and remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out of thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore, the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Ayan, no? Verse 16, honor your God and your honor thy father and thy mother as the Lord thy God had commanded thee. Ayan, igalang daw ang ama at ina, no? Dahil ito ang utos ng Panginoon. That thy days may be prolonged and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. So igalang daw ang mga magulang upang humaba ang buhay at managana. Verse 17, thou shall not kill, huwag kang papatay. Verse 18, neither shall thou commit adultery, huwag daw mangangalunya. Neither thou shall steal, ni huwag magnanakaw. Neither shall thou bear false witness against thy neighbor. Huwag sasaksi sa di katotohanan, no, sa kapwa. Ayan. 21, neither shall thou desire thy neighbor's wife, neither shall thou covet thy neighbor's house. So, ito yung 10 utos na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita sa lumang tipan. No? So, laging nagpapaalala ang Panginoon sa mga Israelita na yung kautusan ng Diyos ay kailangan nilang sundin. No? Yun ay sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, tingnan natin, yan yung 10 utos ng Panginoon. Sa bagong tipan, sa Mark chapter 12, verse 29 to 31. Basahin ko, Mark 12, 29 to 31. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. No? Ang ating Panginoon Diyos daw ay isang Diyos, sabi niya sa mga Israelita. Verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. 31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. So pagdating sa bagong tipan, dahil sa lumang tipan, yung mga ipinag-uutos ng Diyos sa mga Israelita ay halos wala makagawa. Pumapatay sila, ang utos ng Diyos, huwag papatay, huwag mangangalunya. No? So ang daming mga hindi makatupad sa mga kautusan ng Diyos ang mga Israelita sa lumang tipan. Kaya pagdating sa bagong tipan, iyon, sinamarize niya ginawang dalawa. No? Na ibigin daw ang Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip. No? Ganon din na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Pero, sa utos na ito ng Panginoon, no? Di ba, sabi niya, sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. No? Lumakad kayo at sundin ang lahat ng ipinag-uutos sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Pagka nasunod daw yung mga iniutos ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, meron 3 benepisyo. Benefits of walking in obedience to all the commandments of God. No? Ito yung benepisyo. Anong sabi? You may live. Ikaw daw ay mabubuhay. Gusto niyo bang mabuhay? Amen? At ano ang sabi? You may prosper. Ikaw ay mananagana. Magtatagumpay ka. Magpa-prosper daw tayo sa ating buhay. At ang sabi roon, hahaba ang buhay natin. Di ba yung verse 33 ng chapter 5? Na, walk in obedience to all that the Lord your God commanded you, that you may live and prosper and prolong your life. Hahaba ang buhay natin. So sa mga kabataan, sa mga anak na nandirito, ang sikreto upang tayo ay mabuhay at magtagumpay ang buhay at humaba ang buhay. Ano ang sabi? Lumakad, sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. No? So sa lumang tipan, 10. Sa bagong tipan, merong 2 ibinigay si Lord. Pero alam nyo ba, there are 70 commandments of God in the New Testament. Meron pong 70 na iniuutos ang Panginoon sa Bible sa New Testament. No? At hindi po natin ito tatalakayin kasi mahaba ito, 70.
no? Abutin tayo ng alas 5 na hapon pagka inisa-isa natin yon. Meron lamang akong kinuwang 7 sa 70 na ito at ito ang ating pag-aaralan upang humabara, upang tayo daw ay mabuhay, upang tayo mag-prosper, upang tayo ay humaba ang buhay, no? Yan ay pangako ni Lord. 7 commandments of Jesus, 70 po ito eh, no? Inalis ko yung 0, kaya 7 na lang. Ayan, no? Number 1. Matthew 4:17. Ano ang sabi ng Matthew 4:17? Jesus said unto him, oh yan, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yan, nagsimulang mangaral ang Panginoon nung narito ang Panginoong Jesus sa lupa. Ano ang unang preaching ni Lord? Sabi niya, repent. Sabi natin, repent. Sapagkat ang paghahari ng langit o paghahari ng Diyos ay narito na o malapit na. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos ng langit ay na malapit na. So kaya nga ang ating Panginoon, ang unang iniutos niya, no? Di ba sabi niya, nangangaral siya sa mga tao, magsisi kayo, repent. Ito'y iniuutos ni Lord na ang tao ay magsisi. Amen po ba? Iniuutos niya na ang tao ay magsisi. Kaya nga tayo rito na born again, na transform tayo, nagbago ang buhay natin. Kasi nagsisi tayo ng kasalanan natin. No? At ang tao kapag nagsisi ng kasalanan, meaning you obey the commandment of Jesus. Kaya nga yung word na repent, sa salitang Griego, metanoia. Meaning to change one's mind. No? Pagbabago ng isip and turn from sin, pagtalikod mula sa kasalanan, no? Repent meaning to be sorry from something bad you have done in the past. Nagsisisi ka dahil pinagsisisihan mo, humingi ka ng sorry sa mga bagay na nagawa mong mali sa nagdaan. Kaya lahat po tayo rito, no? Yung mga mali natin sa nagdaang panahon, yung mga kalalakihan dati maglalasing, no? Inaabot ng hating gabi sa barkada, sa bisyo, pinagsisihan na natin yon at ngayon hindi na ginagawa. Amen. Andiyan ba tayo? Amen. Kasi nagrepent na tayo eh. At itong isang utos ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Ang paghahari ng Diyos ay malapit na, no? At ang paghahari ng Panginoon narito sa puso natin. Bakit? Kasi tinanggap natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Dito nag-ahari ang Panginoon, no? No? Ang Holy Spirit narito sa puso natin. Kaya nga, sa Bible, meron tayo sa example sa Luke chapter 18, verse 10 to 14. Dito, meron dalawang taong pumasok sa templo. At ang dalawang taong ito na pumasok sa templo, yung isa, pareho sila nag-pray, pumasok sa templo eh. Yung isa, nanalangin siya na para bagang may pagmamalaki. Pareho silang makasalanan sa harapan ng Panginoon, pero yung isa naman, dahil makasalanan siya, nag-repent siya sa kanyang pagkakamali. Tingnan natin, basahin natin. Luke chapter 18, verse 10 to 14. Two men went up into the temple to pray. Yan, yun ang purpose nila. Pumunta sa templo para manalangin. The one, a Pharisee. Ang isa daw, yung pare, Pariseo. And the other is a publican. Publicano, hentil. May dalawang lalaking na, sabi rin verse 11, the Pharisee stood and prayed. Thus with himself, God, I thank thee. Ayan, ito yung prayer niya. Nagpapasalamat naman siya kay Lord. That I am not as other men are. Extortioners, unjust, adulterers, or even as the publican. No, ito daw pari na ito, nakatayo at nananalangin sa kaniyang sarili na ang sabi niya, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako kagaya ng ibang mga tao. No, kinukumpare niya iba sa mga tao. Na yun daw mga ibang tao ay manlulupig, mga mali ang gawa, mali ang buhay, mga nangangalunya, at hindi kagaya ng mga maniningil ng buwis na ito kasi nakita niya yung publikano, andun din eh, kasama niya nagpray sa templo. No? Tapos sabi niya sa verse 12, dalawang beses sa isang linggo akong nag-aayuno, nagpa-fasting siya, at nagbibigay din siya ng ikapu ng lahat niyang kinikita. Yun, yung pare, nagbibigay rin siya ng tithes.
Tama naman yun. Verse 13, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven. No? Yun daw publikano, naroon nakatayo sa bandang likod siguro ng templo at hindi siya makatingin sa itaas. At para bagang dinadagukan yung kanyang sarili, kaya ang prayer niya, sabi niya, sabi rito, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast. Yung parang dinadagukan yung dibdib niya. Sabi niya, God be merciful to me, a sinner. Yan. So, nahiya siya kay Lord. Ayaw niya, hindi siya makatingin kasi alam niya makasalanan siya. Ang prayer niya, Lord, kahabagan mo po ako na isang makasalanan. No? So, tingin po niyo, kanino po nalugod ang Diyos? Doon sa Pariseyong parang kinukutya yung mga makasalanan o doon sa isang publikanong hindi makatingin sa langit at nagpe-pray na, Lord, kahabagan mo ako, ako'y isang makasalanan. No? Kanino nahabag ang Diyos? Doon sa publikano. Verse 14, sabi ng verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. No? For everyone that exalted himself shall be abased. Yung mga nagmamakataas daw, ibinababa. And he that humble himself shall be exalted. So dito nakita natin na ang publikanong ito na nagpakumbaba dahil inamin niyang siya'y makasalanan, siya'y kinalugdan ng Panginoon. No? Kaya nga, itong isang utos ng Diyos, no? Repent, magsisi. Ang tao ay kailangan magsisi sa kasalanan, lalo na po ngayon. No? Ang mundo ngayon ay talagang nangyayari na ang sinabi ng Revelation, na sa huling araw bago dumating ang Panginoon, talagang ang masama, lalong magpapakasama. Ang mabuti, lalong magpapakabuti. No? Ang mga tao ngayon, grabe na ang mundo ngayon, nakikita natin ang mga pangyayari na ang sign ng pagdating ng Panginoon ay nalalapit na para i-rapture o kunin ang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Kaya nga tayo mga nagsisi sa ating makasalanan at tumalikod sa kasalanan, pag nag-rapture of the church, kasama tayo doon. Sigurado po ba kayo? Amen? Makakasama tayo doon. Palapakan nga natin ng Panginoon. Amen? Amen? No? Dahil sinunod natin ang sinabi ng Panginoon, repent, magsisi kayo. Ito'y utos niya. Maraming tao ngayon ayaw magsisi sa kasalanan. No? Ayaw talikuran ng kasalanan. Kaya marami ay napapahamak o mapapahamak dahil sa hindi pagsisisi sa kasalanang ginagawa. Anong sabi ni Lord? Ang kabayaran ng kasalanan na ginagawa ng tao ay kamatayan. Hindi lamang physically, kundi spiritually. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang utos na ito ni Lord, repent, ay isinagawa natin. No? Amen po ba? Amen? So, yan po yung kanyang unang utos. No? Number one yan. Pangalawa, Matthew 5:16. Sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Magliwanag daw tayo, no? Bilang ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang ating amang nasa langit. Ito yung utos ni Lord. Let your light shine before men. Iniuutos niya, magliwanag kayo sa harapan ng mga tao. No? Tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, magliwanag tayo. Tanong, pag bakasaman nyo ang inyong mga kaklase sa school, yung mga estudyante, yung mga nasa opisina, nagwo-work, o saan man kayo napunta tayo, no? No? Ikaw ba ay nagiging liwanag sa kanila? Alam ba nila na ikaw ay born again o baka itinatago mo Bible mo o nahiya kang ipakita mo at malaman nilang ikaw ay born again? No? Di ba minsan may mga ganyan eh? Nahihiya, natatakot, baka usigin siya, pagtawanan. No, hindi ka dapat mahiya. No? 'Di ba sabi ni Lord, ang magmakaya sa akin sa harapan ng maraming tao, pagdating niya sa aking Ama sa langit, ikahihiya ko rin siya kasi kinakahiya natin siya. Kaya 'wag nating ikakahiya na tayo'y anak ng Diyos. Amen po ba? 'Wag nating ikakahiya na tayo'y Kristiyano. Na pag nalaman ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay Christian born again, maging proud ka. Bakit? Kasi ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Sila hindi pa. Kung bigla mag-rapture o mamatay man sila o ikaw, alam mong dun tayo sa heaven, eh sila hindi pa.
So kaya nga hindi tayo dapat mahiya, no? Kailangan magliwanag tayo. Amen po ba? Sa mga kabataan, huwag kayong mahiya kung malaman ng kaklase mo, ng teacher mo, at tinanong ka, ano ba yung born again? No? Paano nyo ipapaliwanag? Mga estudyante, limbawa, ikaw pala'y born again, naririnig ko nene. Paliwanag mo nga sa akin, naman, nagtanong yung teacher mo, ano ba yung born again? No? Kailangan, alam mo, ipaliwanag sa kanila. So ipaliwanag mo na ang sabi ni Lord sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ayan. Malibang ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. John chapter 3. No? So explain mo sa kanya yan. At sinabi ni Lord sa verse 5, no? Unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. No? Malibang ang tao ipanganak daw sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok. Kanina hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos pag hindi siya ipinanganak na muli. At pagdating sa verse 5, hindi siya makakapasok. Kailangan tao daw ipanganak na muli sa Espiritu at sa water. Water, ang Word of God is symbolizing water. Sinisimbolo sa water po yan, no? So kaya nga ang water ay pag tayo naliligo every day, nalilinis yung anyong panlabas natin. Itong katawan, ang salita ng Diyos, pag ito'y binabasa natin araw-araw, nalilinis yung puso natin, yung kalooban natin. So kaya para ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos at makita niya ang langit, kailangan siyang ipanganak na muli. Verse 7 ng John chapter 3. Ayan. No? At sasabihin natin, ma'am, ito pong born again, hindi naman po ito isang sekta o reliyon eh. Ito po isang karanasan sa Diyos. Ayan. Isang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kung tayo po'y, halimbawa, Catholic siya, kung kayo po'y Catholic, praise God, ma'am, maganda po yung Catholic na kayo, born again pa kayo. Ayan, di ba? No? Makikita natin ang kaharian ng Diyos at makakapasok tayo doon. Kasi ang sabi ng John chapter 3 verse 7, lahat kailangang ipanganak na muli. Ayan, wala exempted. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So yan po yung ibig sabihin niya, no? So let your light shine before men. Iniuutos ni Lord na magliwanag kayo sa lahat ng tao. No? Kaya pagka nandun tayo sa trabaho, sa school, mga estudyante, mag-testify ka, huwag kang mahiya. Patunay mo sa kanila na ikaw ay Christian, anak ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon, na binago ng Diyos ang buhay, na dating ikaw ay magpapatotoo ka. Alam mo, dati no, hindi pa ako nadalo doon sa aming church. No, ako'y mataray, ako'y tamad sa gawain pambahay. Lagi akong pinapagalitan ng nanay ko. Kasi nga hindi ako nasunod, pero binago ako ng Panginoon niyan. So nagiging liwanag ka ngayon. So itong utos na ito ng Panginoon ay nakikita ngayon sa iyo. Amen ba? Kaya sa mga anak, sa mga estudyante, no? Sabi ni Lord, let your light shine before men that they may see your good work. Para makita nila yung mabuti mong gawa. At luluwalhati nila ang ating amang nasa langit. No? Papasalamatan nila. Magiging inspirasyon ka sa kanila. Mabe-bless sila sa buhay mo at masasabi nila, parang gusto ko din rin mag-born again. Kasi ang taong ito, kilala ko talagang dating mataray, suplada, no? Suplado, no? Hindi palabate, pero ngayon ay lagi nakangiti. Ayan, di ba? Amen ba? No? Gusto nyo bang mabago rin ang inyong mga kaklase, ang inyong mga mahal sa buhay? Let your light so shine. Ipakita natin yung liwanag, no? Kasi ang liwanag, ang ating Panginoong Hesus eh. Tignan nyo. Live your life purpose. Kailangan kang mabuhay sa buhay mo na may dahilan. Ang buhay natin sa mundong ito, may dahilan to eh. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito, may reason. May purpose si God. No? Hindi ka lamang basta estudyante, hindi ka lamang basta nagtatrabaho o nabubuhay sa mundong ito. May dahilan ng Diyos. Kaya nga, the greatest tragedy in a man's life is not a horrible death, but missing his life's purpose. Ang pinakatrahedya daw, no, sa buhay ng isang tao ay hindi yung mamatay siya ng na-aksidente, halimbawa, o mahirap, no, na siya ay namatay ng ganun na lamang, kundi ang pinakatrahedya sa buhay ng isang tao ay
yung ma-miss niya yung purpose niya sa buhay. Ano nga ba purpose natin sa buhay? Bakit nga ba tayo nabubuhay sa mundong ito? No? May purpose si Lord kung bakit tayong lahat naririto. Ignorance of life's purpose will mean destruction. Yan. Ang kamangmangan sa buhay na hindi mo alam ang layunin mo, meaning mapapahamak ka kasi hindi mo alam yung purpose ng buhay mo. Kaya nga tayo nabubuhay, ang purpose nito, alam nyo ba? To know God, para makilala ang Diyos. No? To serve God, to worship God. Kaya tayo naririto, may purpose si Lord eh. Sa dinami-dami ng estudyante dyan, sa dinami-dami ng mga tao sa paligid, isa tayo sa pinili niya. No? Kita nyo, maraming tao ngayon, may pera nga, pero walang kapayapaan. Sikat nga, pero walang kapayapaan. Tanyag sa lipunan, marangya ang buhay, pero walang kapayapaan. Magulo ang buhay. Ang mga anak, drug addict, suwail sa mga magulang. No? But thank God, narito tayo ngayon. Dahil gusto ni Lord, makita natin ang dahilan ng purpose natin sa buhay na ito. Amen po ba? Na kaya tayo nabubuhay at naririto ngayon dahil gusto ni Lord na patuloy natin siyang makilala at magliwanag tayo sa mundong ito. Kaya nung tayo makipag-isa kay Kristo, when we are joined to Christ, we are connected to the source of life. No? Nakonect tayo sa pinaggagalingan ng liwanag. Kaya nga sabi niya, let your light shine before men. Magliwanag kayo. Dahil si Jesus na pinanggagalingan ng buhay, nasaan ba siya? Narito sa puso natin. Amen ba? Kaya magliwanag tayo. John 8:12, sabi ng John 8:12, when Jesus spoke again to that people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yan. Sino man ang sumusunod sa akin, sabi ni Jesus, no? Ay meron siyang liwanag sa mundong ito. Whoever follows me will never walk in darkness, hindi nalalakad sa dilim. No? Ang lumalakad sa Panginoon, ang sumusunod kay Lord, kundi meron na siyang liwanag ng buhay. Kaya ang buhay natin ngayon ay iba na sa dati. Magugulat ang kaibigan mo, parents mo, mahal mo sa buhay, ang kaklase mo, na nag-iba ka na. No? Bakit? Totoo naman, kasi si Jesus na liwanag, nasa buhay mo na. Amen ba? Kaya magtataka yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, sobrang laki na ng pinagbago mo. Bakit? Dahil si Jesus na liwanag ng mundong ito ay nasa puso na natin. Kaya ang sabi niya, let your light shine before men. Amen ba? Palapakan natin saglit ang Panginoon. Amen, amen. So ipakita natin yung liwanag na nang nasa Panginoon. No, na nasa Kanya, na narito ngayon, nananahan sa puso natin. Let your light shine before men. Pangatlo, Matthew 5:23. 24. Matthew 5:23, 24. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. No? Ano ang sabi ng Tagalog? Kaya't kung maghahamdog ka ng iyong hain sa dambana, at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay merong alitan, no? Merong sama ng loob. 24. Iwan mo muna sa harapan ng dambana yung ihahamdog mo, at pumunta ka at lumakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid kung meron kayong hindi pagkakaunawaan. No? So, ito'y iniuutos ni Lord na bago raw tayo maghandog sa Diyos ng papuri o mag-alay sa dambana ng Diyos, no? Umalis muna tayo at iwan daw yung iaalay. Pumunta muna doon sa kapatid kung merong hindi ka nakaroon ng pagkakaunawaan. Ito ang utos ni Lord, be reconciled to your brother. Iniuutos niya, makipagkasundo ko muna sa iyong kapatid. Makipagkasundo, no? Makipagbati, makipag-ayos. Kasi, mahirap sumamba, no? Mahirap pumunta sa kapatid
Tapos yung kapatid mo ay meron kayong alitan, meron kayong hindi magandang pag-uusap, may nagaganap sa inyong buhay na hindi tama, eh hindi makakabuti yun. No? Kailangan makipag-ayos ka muna sa kanya. Iayos mo yung buhay mo sa kapatid mo. Because sabi rito, there is a deep connection between our relationship with God and our relationship with our brothers and sister. Kasi sa pagsamba natin sa Diyos, hindi pwedeng sasamba tayo, magpupuri, mag-aalay sa Diyos, tapos yung relasyon mo sa kapatid mo, hindi ayos, hindi tama. Kailangan makipag-reconcile ka muna sa kanya. No? Andiyan po ba kayo? Kasi nagpapakita ito ng ating pagsamba sa Diyos eh, na yung bang pagsamba natin sa Kanya, na mag-aalay tayo ng papuri, magiging acceptable kay Lord or unacceptable. Magiging katanggap-tanggap kaya kay Lord yung papuri ko, yung pagsamba, yung iaalay ko sa Kanya, samantalang ako may kagalit, may kaaway, o meron siyang sama ng loob sa akin, ako wala. Dapat makipagkasundo muna raw. So itong utos ni Lord, be reconciled to your brother or to your sister. Amen po ba? Makipagkasundo. Kasi baka mamaya, nag-aalay ng papuri, sumasamba, hindi na pala katanggap-tanggap kay Lord yung ginagawa ng tao. Kasi nga, meron siyang kagalit, kaaway. No? Kailangan makipagkasundo muna. Ito'y utos ng Diyos. Para maging activate, ma-activate yung ating pagsamba, how do we activate our worship? Kasi malaki ang kaugnayan nito sa pagsamba natin sa Lord at saka dun sa kapwa natin. Hindi pwedeng sasamba tayo tuwing Linggo tapos may kaaway tayo, meron tayo hindi kabate, no? May kagalit tayo, o ikaw may sama ng loob, kailangan ma-release muna yun. Una, magkaroon tayo ng initiative. Initiate reconciliation. No? Magsimula sa atin yung initiative o kusa na magkabati, magkasundo. Pangalawa, intentionally. Kailangan intentionally gawin mo yun. Kasi hindi natin alam, baka samba tayo ng samba tuwing Linggo, tapos yung pala may kaaway ka, may kagalit ka, hindi mo alam, hindi na pala nalulugod si Lord doon sa pagsambang ginagawa. Andiyan po ba tayo? Amen? Kailangan malinis ang puso natin, ang ating spirit. No? Kailangan magkaroon tayo ng initiative, intentionally, puntahan natin siya. No? O bago magdumating ang araw ng Linggo, makipagkasundo tayo doon sa kapatid natin. Makipag-ayos. Mahirap po kasi yung nakataas ang kamay, sumasamba kay Lord, tapos ang sama pala ng loob mo doon kay sister, kay brother. Hindi mo alam, hindi na pala nalulugod si Lord. No? Kaya itong verse na ito, sinasabi ni Lord na be reconciled to your brother. No? Pag naalala mo na nado ka sa dambana, sa altar, na maghahandog ka kay Lord, maalala mo na yung kapatid mo ay meron palang hindi kayo pagkakaunawaan, makipag-ayos daw, makipagkasundo. Kaya utos ni Lord. Kaya kung meron pa sa ating kalagitnaan na merong ganon, ay ayusin na natin. Amen po ba? Kasi mahirap yung parang may guilty feelings ka, no, lagi mo siyang naalala, hindi ka binayaran dahil may utang sa'yo, no, nagagalit ka. No? No? O di kaya meron kang narinig na salita na sinabi niya na nasaktan ka, sumamaloob mo, kailangan i-forgive mo siya. No? Kasi sabi roon, be reconciled to your brother. Makipagkasundo muna. At yan ay utos ng Panginoon. No? Pang-apat, Matthew chapter 5, verse 17 to 19. Matthew 5, 17. Matthew 5, 17 to 19. Think not that I am come to destroy the law. No? Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain yung batas, yung kautosan, o ng mga propeta. I am not come to destroy, but to fulfill. Yan. Hindi ro naparito ang Panginoon para ito'y wasakin, kundi ito'y ganapin o tuparin yung kautosan. 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law
till all be fulfilled. Sabi ng Panginoon, katotohan ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mawala ang langit at ang lupa at ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala ang kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Whosoever therefore shall break one of this least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do or practice and teach them, sino man daw ang nagsasagawa o nagpa-practice at nagtuturo ng kautosan, no, shall be called great in the kingdom of heaven. Tatawagin ka raw na dakila sa kaharian ng langit kapag pinractice mo, itinuro mo ang kautosan ng Diyos, ang mga salita niya, itong salita ng Diyos. Meaning, itong pang-apat natin na iniuutos ni Lord, honor God's law. I-honor natin ang batas ng Diyos. I-honor natin ang kautusan ng Panginoon. No? Gusto ng Panginoon na ang mga sumusunod sa Kanya ay maging dakila sa kaharian ng Diyos. No? Tayo, na mga sumusunod sa Kanya, na kailangan tayong mga na umo-honor at nagtuturo ng Kanyang mga kautusan, gusto ni Lord na maging dakila tayo sa kaharian niya. Kasi yun ang sabi niya, whoever practices and teaches these commands will be great or will be called great in the kingdom of God. Yung Matthew 5:19 letter B. Sino man daw ang nagpa-practice at nagtuturo ng batas ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, ay sila'y tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya ang kautusan ng Diyos, itong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at binabasa, this is God's law. Andito ang mga kautusan ng Panginoon na nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Narito ang salita ng Diyos na mag-guide sa atin ng tamang landas kung paano tayo mabubuhay ng tama at matuwid sa harapan ng Diyos. Dinadala tayo nito sa tamang pamumuhay. Tinutuwid tayo nito. No? Inaayos ng salita ng Diyos ang buhay natin. Merong kumalat sa media, no, na yung kanyang pagtuturo ay maraming nagbasa kanya doon sa isang mangangaral na babae. Dahil sinasabi na kung meron nagtutulak ng kariton, halimbawa, o nagbabasura, tapos tinuturo niya na huwag ka makipag-girlfriend at hindi mo yan dapat parang mapangasawa, parang hindi kayo bagay, no? Eh si Lord, ang utos nga ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo eh. Ano mang estado ng buhay niya. Kung dumating ang sandali, kayo ang maging magkapartner, eh di magbabago buhay niya, gaganda buhay niya, hindi na siya magkakariton dahil na-born again siya, magbabago buhay niya, o di kayo naging life partner, no? Pero yung sabihin mo na hindi kayo bagay, hindi ka dapat para sa taong ganito, taong ganyan, no, no? Ang Diyos may kanya-kanyang itinakda na magiging kapartner ng tao sa buhay niya. Amen po ba? No? Hindi natin pwedeng husgahan ng tao at ang Diyos lamang ang pwedeng humusga, no, sa tao. No? Kaya kailangan i-honor ang batas ng Diyos. No? So how can we be great in the kingdom of God through the law? Paano magiging dakila tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng batas? Una, put God's law into practice. Iyon. Kailangan i-practice natin yung batas ng Diyos, itong mga salita niya. Ang mga Pariseo at ibang mga reliyosong tao, kabisado nila ang mga batas ni Lord sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan. But, no, they disobeyed its commands. Hindi naman nila sinusunod, kabisado nga nila yung batas. Hindi naman inia-apply sa buhay, hindi pinapractice, no, ng mga religious people, no. Gusto nila itong, gusto nilang ma-save sila. Pero hindi naman sinusunod yung batas, no? Tingnan niyo, sabi ng Romans chapter 30 chapter 9, no? Verse 31. Romans, ayan. Sabi rito, no? 9:31. But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. 32. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law,
For they stumbled at that stumbling stone. Sa Tagalog, ang sabi po rito, bagamat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusang iyon, sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi naayon sa mga gawa, sila nangatisod sa batong katitisuran. So, ang kautusan daw sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, gusto nila itong masunod sa sarili nilang kaalaman, hindi sa pananampalataya. Kaya, hindi sila naging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi nila pinraktis ang kautusan, hindi nila in-apply. Alam lang nila, no? Pero pagdating sa pagsunod, baksak po sila, no? Kaya mahalaga po yung pagpa-practice talaga, yung pagsasagawa ng kautusan, ini-apply sa buhay. Kasi ito yung pagmumula ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pag na-apply natin ang kautusan ng Diyos, magagawa mong mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. No? Kaya magagawa nating ituro ang batas ng Diyos. At pag naituro natin ang kautusan ng Panginoon, diyan tayo ngayon tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na ating naririnig, binabasa at pinag-aaralan, yan ang batas ng Diyos. No? At itong utos ng Panginoon, honor God's law. I-honor natin ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Panginoon. Hindi lamang yung love the Lord your God with all your heart, love your neighbor as yourself. Hindi lamang yan ang utos ni Lord sa bagong tipan. Ito ang mga word of God na iniuutos ng Panginoon, igalang natin. Kaya sa mga nagpa-practice, nag-a-apply ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, no? Ikaw at ako, no? Ang isang araw ay harap sa Diyos at sasabihin ng Panginoon, well done thou good and faithful servant. No? Kaya you are great in the kingdom of God when you teach God's law. Magiging dakila tayo sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw dahil itinuro natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, yung inaawit natin kanina, no? Yung inaawit natin kanina na we are following the law of God, the word of God. Sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Kaya simula po ngayon, ang salita ng Diyos na ating binabasa, pinag-aaralan, ito'y irespeto natin, i-honor natin, kasi ito'y batas ng Diyos. So yan yung pang-apat natin, honor God's law, no? Ang kautusan ng Diyos, hindi lamang yung sampu sa lumang tipan. Hindi lamang yung dalawang ibinigay ni Lord. Ito ang mga word of God na nagbibigay ng pangungusap at nagsasabing sundin natin ito at irespeto o igalang natin ang kautusan ng Diyos. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, kapatid, sa kabila, kapatid, simula ngayon, ang batas ng Diyos, i-practice mo. No? No? I-practice natin sa buhay. At pag na-practice natin, siyempre magagawa mong mahalin ng Diyos. At pag namahal natin ng Diyos, dahil ang sabi niya, love the Lord your God, magagawa mo ngayong mahalin din ang kapwa. No? Kasi mahal mo ang Diyos eh. Hindi ka papatay, hindi ka mangangalunya, hindi ka magsisinungaling, hindi ka magnanakaw. No? Kasi nga mahal mo ang Diyos. Dahil mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin kapwa mo. No? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. No? So, yan po yung ating pang-apat, no? Pang-lima. Yan. Matthew 5:43-47. Basahin ko. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Yeah. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Verse 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise up rise on the evil and on the good, and the send that rain on the unjust and the unjust. 46. For if ye love them which love you, what reward have ye?
Do not even the publicans the same. 47, if you salute your brethren, only what do you more than others? Do not even the publicans so. Yan. So dito makikita natin, sinasabi ng Panginoon, narinig nyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaapuotan mo ang iyong kaaway. Pero sabi ni Lord, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. No? Upang kayo maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan sa mga matuwid at sa hindi matuwid. Sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano pang gantimpala makakamtan nyo? No, gayun din ang mga gumagawa ng mga, ginagawa din niya ng mga makasalanan. 47, kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong iibigin o babatiin, ano pa ang inyong makakamtan? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Yeah, no? So dito ay makikita natin yung dalawang salita. No? Love and enemy. Pag-ibig at kaaway. Anong sabi ni Lord? Love your enemy. No? Love your enemy. So ito po ay utos ng Diyos. Panglima natin ito, no? Love your enemy. Iniutos ni Lord, mahalin mo 'yung kaaway. Parang ang hirap, no? Iibigin mo 'yung kaaway mo. Eh kaaway mo nga eh, no? Tinadyakan ka, binatok eh, no? Pinalo ka. Pinagmumura ka. No? 'Di ba sa kalye, grabe ngayon. Simula nung 2 years na pandemic o halos 3 years, nung makalaya, naglabasan yung mga iba-ibang spirito. No? Walang tigil, halos araw-araw, may away sa kalye, init ng ulo, banggaan, murahan. No? Mga unbeliever po yun. No? Kaya tayo mga Kristiyano, hindi mangyayari sa atin yon. Amen. Dahil nandiyan ng Holy Spirit, andiyan ang presensya ni Lord. Anong sabi ng Panginoon? Ito'y utos niya. Love your enemy. No? So nakita natin dito yung dalawang conflict words na utos ni Jesus, love and enemy. Yung salitang pag-ibig at kaaway. Utos niya, love your enemy. Pag puno tayo ng pag-ibig ng Diyos sa puso, magagawa mong mahalin ang umaway sa iyo. Pero pag wala ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, talagang aawayin mo yung kaaway mo. Kasi wala ang pag-ibig eh. No? But praise God, dahil ang pag-ibig ng Diyos narito sa puso natin, magagawa nating mahalin yung taong umaway sa iyo. Amen po ba? Kaya po ba natin? No? Ba't hindi maka-amen yung iba? No? Para kasi mahirap, ano? Pero alam nyo, pag ang Panginoong Jesus talaga ang naghahari dyan, kahit ano pang nagawa sa'yo ng kapwa mo, no? Magagawa mo siyang painumin ng tubig kung nauuhaw, bigyan ng pagkain kung nagugutom, no? Utos ni Lord, love your enemy. Tignan nyo, Leviticus chapter 19, verse 18. Thou shalt not avenge, huwag kayong gagante, sabi niya, nor bear any grudge against the children of thy people. But thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Huwag kayong maghihigante o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan. Kung hindi, ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Yeah. Sabi ni Lord, huwag daw gagamte, bagkus ibigin ang kapwa o yung kaaway. No? Ibigin, mahalin. Tingnan natin ang istorya ni Jonah. Tingnan po ninyo ito. Sa Book of Jonah, kinausap ni Lord si Jonah isang araw. At inuutusan siya ng Panginoon na pumunta ng Ninibe. No? Para mangaral doon, nagugunawin ng Diyos sa loob ng 40 days, makalipas ang 40 araw, gugunawin, de-destroy ang Ninibe. So nagpunta naman si Jonah, sumunod sa ipinapagawa ni Lord. No? Kaya dito sa Jonah chapter 3 verse 4, tignan natin. The different of God's ways from man's ways. Makikita natin dito yung pagkakaiba ng paraan ng Diyos at paraan ng tao. Tignan natin. Jonah 3:4. And Jonah began to enter into the city.
a day's journey. And he cried and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown or destroyed. No? So nangaral siya. At ano ang nangyari sa mga tao nung marinig si Jonah? Naniwala ang mga tao sa kanyang pangangaral. At anong ginawa ng mga tao? Nagrepent. Nagrepent kasi naniwala sila baka wasakin sila ng Panginoon. Sa chapter 4 verse 1, ito na ngayon ang naging response ni Jonah. But it displeased Jonah exceedingly. And he was very angry. Hindi nalugod si Joshua si Jonah. No? Parang nagalit siya. Kasi nga, alam niya na ang Diyos magbabago isip eh. Una ayaw niyang sumunod eh. No? Kaya lang siya sumunod nung iluwa siya ng balyena. No? At umayo na siya para mangaral at sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nung mangaral siya, eto na ngayon ang tao. Hindi naman siya nag-preach na magsisi kayo, gugunawin ng Diyos ang inyong lugar. Kundi ang sabi niya lamang, no, sa loob ng makalipas ang 40 days, ang inyong lugar ay sisirain, gugunawin ng Panginoon. At dahil sa pangangaral niya, ang mga tao nagsisi, nagbabalik loob sa Diyos. At nang malaman ito ni Jonah, nalungkot siya. No? Tingnan nyo, si Jonah ay isang propeta, minor prophet siya sa lumang tipan, no? Si Jonah. Nangaral siya sa mga tao. Matapos siya mangaral, ang sabi ng chapter 4 verse 2, he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, kundi daigyan natin ng mabuti ang masama. Ayan. No? Huwag tayong padaig. Kundi daigyan natin
mabuti ang masama. We cannot overcome evil by evil, but we can overcome evil by good. Romans chapter 12, verse 20-21. Ayan, no? Pang-anim. Ayan, dalawa na lamang po. No? Matthew chapter 6. No? Bago yung Matthew 6, no? O bago yung pang-anim natin, choose God's way. Choose God's ways rather than man's ways. Piliin natin ang daan ng Diyos kaysa daan ng tao. Kasi nga, ang daan ng tao eh, magalit, gumante, no? Gawa ng masama ang kapwa, pero ang Diyos, ang gusto niya, ang tao ay masave, magbago ang buhay. So, yun yung paraan ng Diyos. No? Pang-anim, Matthew chapter 6, verse 25-34. Ayan, basahin ko. Therefore, I tell you, do not worry, ayan, about your life. Huwag ka daw mag-alala tungkol sa iyong buhay. What you will eat or drink, kung anong iyong kakainin o iinumin. Or about your body, pati sa iyong katawan. What you will wear, kung anong isusuot mo sa katawan mo. Is not life more than food? Hindi ba't ang buhay ay mahalaga kaysa pagkain? And the body more than clothes? Tuloy natin, Goy. 27. Can any one of you by worrying add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin, no? Lumalago yung mga halaman sa kabukiran, sa field, no? Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry. Ayun uli, no? Ang daming worrying sinasabi yan. Do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? 32, for the pagans, yun doon mga pagano, mga hentil, run after all these things. Yan doon yung mga gusto nila. And your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Amang nasa langit, kailangan natin yan. Damit, drink, no, pagkain. 33, 34. Wherefore? Ah, hindi. 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ayan. So, iniutos ni Lord pang-anim, do not worry, only seek God's kingdom. Do not worry, only seek God's kingdom. Huwag tayong mag-alala, unahin lamang natin ang kaharian ng Diyos. No? Unahin mo lang, huwag ka mag-alala sa idadamit mo, susuot sa katawan, kakainin, iinumin, no? Huwag tayong mag-alala, sabi ni Lord, inuutusan niya tayo, do not worry. Unahin mo lamang ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. No? Kasi nga, ang buhay natin, mas mahalaga yan. No? Huwag tayong mag-alala sa ating kakainin, si Lord ang provider natin. Amen po ba? No? Kung yun daw mga bulaklak sa parang, no, nagkakaroon ng dahon, bulaklak, namamatay sila, no? Kung mga ibon sa parang pinapakain ng Amang nasa langit, hindi nagtatrabaho, eh tayo daw pa kaya ng mga nilikha niya, no? Kaya nga, sabi ni Lord, unahin mo lamang ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat idaragdag niya raw, no? Amen po ba? We are more valuable than birds of the air. Mas mahalaga tayo sa mga ibon sa himpapawid. Kaya nga ang utos ni Lord, seek first His kingdom and His righteousness. Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. No? Diba ang sabi? Seek and you shall find. Matthew 7:7. Maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. Paano ka magkakatrabaho? E nasa bahay ka lang. Maghanap ka sa computer, magtanong ka. Ang naghahanap, nakakasumpong. Amen po ba? Hindi naman pwedeng naka-stambay ka sa upuan sa bahay, saan kaya napunta yung ano ko? No?
hinahanap mo yung isang bagay, nakaupo ka lang, maghanap ka, maghalungkat ka. No? Diba? Seek and you shall find. Kaya nga, ang umahanap ng mga bagay na gusto niyang makita, ay makikita niya kapag may ginawa ka. No? Ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan at kapangyarihan sa mga anak niyang nagmamahal sa kanya. No? Yung mga naghahanap talaga nakakasumpong yan eh. No? Hindi ka pwede makasumpong nang wala kang hindi ka kumikilos. Kailangan kumilos tayo. No? Hebrews 11:6, sabi rito, "And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Kung wala daw pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa isang tao na may pananampalataya. Kasi hindi siya malulugod eh, pag walang faith ang tao. At dapat siya maniwalang na ang Diyos ay nag-exist, buhay siya. Andyan siya, kumikilos siya. And that he is a rewarder of them that diligently seek Him. Si Lord daw ang nagbibigay ng gantimpala. Sabi niyo, gantimpala. Sa mga masidhing naghahanap sa Kanya. Kaya pag hinahanap natin si Lord, no, may blessing. Amen po ba? A wise seeker focuses on the King. Ang matalinong tao, nakapokus yan sa hari. No? Seek the blesser, not the blessing. Hanapin natin yung nagpapala, hindi yung pagpapala. Unahin natin yung nagpapala. Kasi yung ibang tao gusto, blessing. No? Gustong pagpalain. Hanapin mo muna yung nagpapala. Amen po ba? Sino ba nagbe-bless? Ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Pag siya yung lagi nating hinahanap, sinisik, no, inuuna sa buhay natin, sinasamba, pinaglilingkuran, siya yung nagbibigay ng pagpapala. Ang pagpapala ay talagang darating sa iyong kusa. Amen po ba? Kasi hinahanap natin siya, no, yung nagpapala. Kaya nga, become a wise seeker. Maging matalino tayong naghahanap. Kasi pag ikaw ay nag-aalala lagi, yan ang nagpapahina ng katawan. No? Yung lagi kang nag-aalala, nag-iisip, kaya ang daming, maraming nagkakasakit na walang makita ang doktor na sakit sa tao. Bakit? Kasi yung pala, kaiisip. No? Sobrang pag-iisip, yung pag-aalala, no? Andun yung kalungkutan, yung anxiety. No? Dahil sa pag-aalala yun, nang hina katawan, namayat, wala namang makitang sakit ang doktor, nagpa-check up, kasi nga, isip ng isip, kahit walang isip. No? Do not worry, sabi roon, only seek God's kingdom. Yan. Huwag tayong mag-alala. Sabihin nyo, asa katabi nyo, huwag ka mag-alala. No? Huwag ka mag-alala. Sa kinabukasan mo, sa anak mo, bahala si Lord, unahin mo lamang siya. No? At siyempre, may gawa rin tayo. No? Kasi hindi malulugod ang Diyos pag wala tayong faith. Eh. Nalulugod lamang si Lord sa taong may pananampalataya. Kaya yung faith mo, samahan ng kilos at gawa. Because faith without action is dead. Worries are signs that we are getting away from our Heavenly Father. Yung pag-alala, yan ay mga tanda na ikaw ay lumalayo sa ating Amang nasa langit. No? Kasi utos ni Lord, do not worry. E tapos alala ka ng alala, di lumalayo ka sa Kanya. No? Inuutusan tayo ni Lord, don't worry. No? Do not worry. Seeking God's kingdom is a wise step to overcome anxiety. Ulitin ko, seeking God's kingdom is a wise step to overcome anxiety. Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos, yan ay isang hakbang, no? Matalino hakbang para ma-overcome mo yung anxiety, no? Kaya lagi nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Last na ito. Amen. Pampito, James chapter 1 verse 21 to 23. James chapter 1 verse 21 to 23. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.
Verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Yan. So, ano pong sabi sa Tagalog? Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan, lumayo kayo sa lahat ng karumihan, at ang mga paggapaw ng kasamaan o paggawa ng mali, at tanggapin ninyo ng may kaamuan ng salita na itinanim na magliligtas sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo at hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. No? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagagawa, siya'y tulad ng isang taong humarap sa salamin, nakitang may dumi sa muka, umalis, hindi tinanggal yung dumi. No? So ano dito ang pangpito natin? Ano sabi? Yun daw salita ng Diyos na naririnig natin, kailangan isiniyasagawa, niya-apply. Meaning, put God's word into practice. Put God's word into practice. Ang salita ng Diyos, isinasagawa natin, hindi lamang pinapakinggan. Kasi pag ito raw ay pinapakinggan lamang natin at hindi natin isinasagawa, dinadaya natin ang sarili natin. Gusto nyo bang dinadaya nyo ang sarili nyo? No? Siyempre, ayaw natin. No? Nakikinig tayo ng word of God, dumadalo tayo sa gawain, pero nakikinig lang tayo. Pagdating sa application, wala, hindi natin isinasagawa. Kailangan po nating isagawa ang salita ng Diyos na ating naririnig at ating binabasa. Kasi pag ito raw ay pinakinggan lamang natin at hindi natin sinagawa, tayo itinulad sa isang tao na nagtayo ng bahay, no, sa buhangin. Dumating ang bagyo, ang ulan, baha, yung bahay na itinayo sa buhangin, ano ang nangyari? Bumagsak. Bakit? Ang pundasyon, lupa, buhangin. Ganyan ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa. Pero yung taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, itinulad siya ng Diyos, no, sa isang taong nagtayo ng bahay at ang bahay niya itinayo sa ibabaw ng bato. Dumating ang baha, ang ulan ng bagyo, bumagsak ba ang bahay? Hindi. Bakit? Kasi matibay yung pundasyon ng itinayong bahay, bato. Si Jesus ang rock natin. He is the rock of our salvation. Pag ang pundasyon natin ay ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon, nakatayo tayo sa mga pangako niya at inia-apply natin ito sa buhay natin, dumating man ang mga pagsubok, ang problema, ang trials, testing, hindi tayo babaksak. Hindi tayo lalayo kay Lord. Bakit? Kasi matibay ang pundasyon natin. Amen po ba? Pinapractice natin yung salita ng Diyos. Isinasagawa natin. No? Hindi tayo tulad ng iba na nakikinig na salita ng Diyos pero hindi sinasagawa yung Word of God. No? Kaya ano ang sabi? Dinadaya lang daw ng tao ang sarili niya. Kaya ang salita ng Diyos na ating binabasa at pinapakinggan, mahalaga pong ito'y pinapractice natin. To practice the Word of God is living in righteousness. Ang ipractice natin ng salita ng Diyos ay nabubuhay tayo sa katuwira o matuwid na buhay. To practice the Word of God is living Christ-like character. No? Or, to practice the Word of God is living like Christ. Yan. No? Ang ipractice natin ng salita ng Diyos ay ang mabuhay ni, katulad ni Kristo. To practice the Word of God is obeying God. No? Pag pinapractice natin ang salita ng Diyos, sinusunod natin ang Diyos. Dahil nakikita sa atin eh. Andiyan po ba kayo? Amen? So ano daw ang benefits? No? Kapag sinunod natin ang mga kautosan ng mga salita ng Panginoon, mabubuhay tayo. No? You may live. And you may prosper. Magtatagumpay ka, sasagana ka. Pagdating ng panahon sa mga estudyante, sa mga kabataan, kung gusto nyo magtagumpay ang buhay nyo pagdating ng panahon, ang salitang ito ng Diyos, huwag nating aalisin sa ating paningin. Basahin ito araw at gabi. At ano pa ang sabi? Hahaba ang buhay mo. Long life. Di ba ang sabi ng verse 33 ng Deuteronomy 5? No? If you walk in obedience to all that the Lord your God commanded you, you may live and prosper and prolong your life. Hahaba ang buhay. Kaya ang sikreto para humaba talaga ang buhay,
mag-prosper, no? Ito po. Anong sabi? Repent, magsisi tayo. Kaya kung sa ating kalagitnaan, meron pa tayong mga kasalanan, maling ginagawa, pagsisihan na po yan at talikuran, no? Pangalawa, let your light shine before men. Magliwanag tayo sa paligid. No? Be reconciled to your brother. Makipagkasundo sa kapatid. Honor God's law. No? Igalang natin ang batas ng Diyos. Love your enemy. Mahalin ang kaaway. Do not worry, only seek God's kingdom. Huwag tayong mag-alala. Hanapin lang natin ang kaharian ng Diyos. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. At ang pampito natin, put God's word into practice, no? I-practice natin, no? I-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kasi pag ito'y pinapakinggan natin at hindi sinasagawa, dinadaya daw natin ang sarili natin. Kailangan 'to i-apply. Amen po ba? So kaya purihin po ang Diyos, tumayo ang bawat isa, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Ang buhay natin sa mundong ito ay pahabain ng Diyos, pagagandahin ng Diyos, pauunlarin ng Diyos, at ang buhay natin ay magpa-prosper kapag ang ilang mahalagang bagay na ito ay in-apply natin sa buhay natin. So, anong una? Alam niyo ba ang Panginoon, ang huling preaching niya sa Revelation, nung magpakita siya kay John the Beloved sa Island of Patmos, sabi niya, magsisi kayo. Repent. No? Mag-repent ang tao sa mga kasalanan. Kaya nga po ngayong umaga na ito, muli tayo dudulog sa Diyos at ating pagsisisihan ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan at maling ginagawa. Tayo lumapit sa Panginoon, yumuko tayong lahat at pumikip. Bago tayo mag-pray, umawi tayo sa Panginoon, awitin natin. Ang puso natin ay ating idulog sa Diyos. Yes, Lord, narito po kaming muli sa iyong harapan. Dinudulog namin ang aming mga puso sa iyo. Kung meron pa kaming mga maling nagagawa, may mga pangit na nagagawa, kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, mga paulit-ulit na nagagawang kasalanan, Lord, narito kami handang magsisi sa iyong harapan at talikuran ang mga kasalanan iyon, Panginoon. Awitin natin ito, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasda, ikaw ay mamasda, makanika, sa'yo ay pumisa, ulitin natin ang puso ko, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, pagindapatin ikaw ay mamasdan, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisa. Habang tayo lahat na kayo ko nakapigit, taas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. At gawin natin ang kanyang iniupo.
praise the Lord. Ang tingin po natin na yung mga hinihingi natin kay Lord, yung desire natin ay ginarant niya na po sa atin, no? At ito po ay mahalaga, no? Let us walk in obedience to all the commandments of the Lord our God, no? Lumakad tayo ng may pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Panginoon sa atin, at ang biyaya ng Diyos patuloy niya iparana sa atin. Amen. Muli natin po ang Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Dumako tayo sa isang mahalagang dalawin bago tayo mag-victory at communion. Amen. Dumako tayo sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Taas po ang kamay ng mga pinagpala. Amen. Lahat po tayo ay napagpala. Ayan. Sige po. Sabi po sa Old Testament, ayan, about the commandment in giving and on the tithe. Sabi dito sa Leviticus 27:30, every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord. Kanino po? It is of the Lord. Ayan. It is holy to the Lord. And sabi rin po sa Deuteronomy 14:22-23, you shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year. So sa panahon po natin ngayon, sa New Testament, even as kay Jesus, nung kapanahunan niya, sa Matthew 23:23, nabanggit niya rin po ang tithes ay important, mahalaga. At ngayon nga po, no, na sabi nga po ni Bishop kanina sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all of these things. Hindi niya sinabi ng ito lang, ito lang, ito lang. All. Hindi lang po need. Minsan, wants na natin. Shall be added unto us. Lahat-lahat po. Hindi lamang po material na bagay. Kapati, kasama na po dito yung good health, kasama na rin po ito yung maayos na, na relasyon natin sa ating kapwa, kasama na rin ito yung buong physical, emotional, at buong pagkatao natin, buo. Walang kulang. No lacking, no missing, because the Lord wants us to experience yung heaven dito sa earth. Yung pagpapala niya. Pero ano pong commandment niya? Ang sabi niya, bring your tithes and offering into my temple, into the storehouse. At hindi niya hahayaan na ang mga peste ay kainin lamang yung ating pinagkakitaan. Na kada kibot, pupunta ka sa ospital kasi may sakit ka, kukunin lang ng mga medical bills yung kinita natin, or kukunin lang na para siyang bulsa na butas, na nawala. Hindi po ganun. Dahil pag biniinuna natin yung para kay Lord, yung 10% at yung ating offering sa Kanya, yung natitira, yung mga priorities natin na-align. Yung mga priorities natin na-align sa kagustuhan niya. Kasi minsan po, ang dami nating iniisip, mga wants natin na hindi naman pala kalooban ng Panginoon. Pero pag naumpisahan po natin na i-separate yung para talaga sa Panginoon, yung natitira, all those income na matitira na para sa atin, we lead only to the right path the Lord wants us to spend. Amen? Hindi po yun para sa kung saan lamang, kundi yung para sa Panginoon lamang. Sabi nga po, si keepers, the kingdom of God, and all of these things. So, even in our spending, we must acknowledge the ways of the Lord. Amen? Sige po, atin pong ihanda yung ating mga tithes and offering envelope. At atin po itong ipanalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kakayanan na ipinagkaloob mo sa amin, na kami po ay makapagbigay sa inyong tahanan, Panginoon. Father God, thank you, Lord. We acknowledge that you are the blesser and the giver of all of these things, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ang kakayanan na kumita. At Lord, we are giving back what belongs to you.
Yes, O God, we acknowledge that this belongs to you. At Lord, we entrust our finances, Panginoon. Hindi po kami tulad ng mga pagano na nag-iisip kung ano ang aming dadamitin, kakainin, kundi Lord, kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. We entrust everything unto you. We entrust our family unto you. Ang lahat po ng aming pangangailangan, Panginoon, ay sinagot mo na. Maraming maraming salamat, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming gamitin, Lord, sa inyong ubasan upang ang aming mga missions, Panginoon, ay patuloy naming masuportahan. Ang aming church ay patuloy naming masuportahan ang mga finances nito, Panginoon. Thank you, Lord, for making us part, Lord, of funding the finances of the church, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ating Holy Communion. Ito po yung ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala natin
sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanyang tinanggap na aral mula sa Panginoon, 1 Corinthians 11:23, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Ayan. So, aalalahanin natin ang Panginoon na sa kanyang pagkamatay sa krus, inialay niya ang buhay niya para iligtas tayo mga tao. At sa mga sugat niyang tinanglay sa katawan, 39 stripes, sabi ng Bible, pinagaling na tayo. No? At matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So, nandun muli yung word na reminder, no? Yung pag-aalala, pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon. So, sige, tayong manalangin saglit. Father God, narito po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan at ang juice, simbolo ng iyong dugo, na kaamin itong ipapartake bilang paggalang sa iyo, pagsunod sa iyong salita, at inangkin namin ang kagalingan ng katawang lupa na may sakit, kalakasan at kalusugan. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa iyong papuri para pasasalamat, Ama, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At the cross of our minds, where your blood was shed for me. Sige po, kung meron na ay tumayo at aawit tayo kay Lord. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. Lahat, taas natin ang ostya. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord, salamat kung hindi na bayubay ang katawan mo sa krus at tumanggap ka ng 39 na latay na sugat ay walang kagalingan na aming karamdaman. Thank you, Lord, dahil sa mga sugat, pinagaling mo na kami. Inaalaala namin ang iyong pagkamatay sa krus, Panginoong Jesus. Salamat sa kagalingan, salamat sa himala. By your stripes, we are healed, Lord. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Lord, narito po ang juice, simbolo ng iyong dugo. Pagpalain niyo rin po ito. Magsilbing kalakasan namin katawang lupa. Pagalingan ng loob ng aming katawan, ng mga organs. Salamat, Panginoon. Inaalala namin na ang dugo mo'y nabuhos para linisin aming kasalanan. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, ipasan niyo lang pakanan, pakaliwa, at kukunin muli. Manatili tayo nakatayo, tayong manalangin. Father God, Lord, salamat po sa iyong kabutihan ng iyong pag-ibig, Ama, at ang pagpapala ng Diyos, Anak, at pakikipisa ng Espiritu Santo ay aming maranasan ngayon at kailanman in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, maupo tayong lahat saglit para sa ilang mahalaga announcement. Para po sa ating announcement. Yan. After the service po, wala po munang uuwi. Meron po tayong eating fellowship. And ngayon pong first week po ng November is
meron po tayong prayer and fasting from November 6 hanggang November 8 po yan. And ito po yung ating mga prayer items na ngayon darating pong prayer and fasting. Yung ating nations, Philippines, Body of Christ, JBLU Church, family, personal and family prayer. So continue pa, patuloy po nating panoorin ang ating Speak Life sa ating Facebook page. Every Monday po yan ng 7:30 p.m. And ang ating tinig ng pag-asa po, every Thursday ng 7:30 p.m. And midweek service po, every Wednesday, 7 p.m. Dito po yan sa ating church. And soaking dito rin po sa church, every Friday po yan ng 7:30 p.m. And ito naman po yung schedule po natin ng soaking. Every first Friday po is worship team. Second Friday, men's. Third Friday, women's. Fourth Friday, kids. And fifth Friday is general overnight prayer gathering. And yung ating spiritual feeding po every Tuesday, tuloy-tuloy pa rin po yan via Zoom, 8 p.m. po. And ito po yung online prayer gatherings scheduled po sa fathers, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And last but not the least, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, like and follow sa ating mga social media accounts. Sa Facebook po is Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube naman po is JBLU Church. Yan. And ngayong umaga po, meron po tayong mga first timer. Pwede po bang tumayo si Vanessa Jane Camposa, Rhea Jane Redonia, and si Michael Cabreto. Yan, sige po, kung pwede po na pumunta po dito sa harap, pa-assist na lang po ng ating mga ushering. And tayo rin po ay tumayo and i-welcome po natin sila. And after po is ipagpipray po sila na Rev Stella. Sige. Ibisya pa lang. Ako na. Sige. Tumayo po tayong lahat. Ayan, mga kapatid, hindi aksidente kung bakit kayo naririto. No? Ito'y plano ni Lord sa inyo dahil meron siyang gustong gawin sa buhay nyo. No? Kayo ay gagamitin ni Lord dito sa kanyang kaharian sa lupa, sa gawa niya para maparangalan siya. Pray natin sila. Lord, salamat sa mga kapatid naming ito. Patuloy ka maging malapit sa kanila at sila po'y lumago sa pananampalataya sa iyo at gamitin mo sila sa paglilingkod sa iyo. Lord, salamat. Ikaw po ay lalong magbigay ng mga pangangailangan nila at sila'y patuloy pong malapit pa sa iyo, lumago sa iyong mga salita at ang mga panalangin ng puso nila'y katagpuin mo. Hindi ito ang huli, Panginoon, ng kanilang pagdako sa gawain mo, kundi ito'y simula at sila'y magtuloy-tuloy na makakilala po sa iyo. Father, ni-interest namin ang kanilang buhay sa iyo ngayon at magpakailanman, gamitin mo po sila ayon sa iyong pagkakatawag at plano at layunin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. We thank you, Lord. We praise you. We honor you in Jesus' name. Amen. Congratulations. God bless, ha? Ayan. Praise the Lord. Okay, sa pagkakataon pong ito naman, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, naanyayahan ko lahat ng mayroong birthday ng November. Ayan, para po kayo ay maipanalangin. Sino po ang mga may birthday ng November? Ha? Punta po kayo dito sa harap. Yung birthday celebrants ng November. Praise the Lord. November, ano ka ngayon? 21, kala ko ngayon. Dalawa lang ang may birthday ng November. AJ. Yan, praise God. Wow, si Miles. Wow, si Tito Butog. Birthday pala ng November. Praise God. Purihin ng Panginoon sa inyong mga buhay. No? Praise the Lord. Wala na po. Wala na may birthday ng November. Yan. Boss, si Marina. November ka ba? Praise. Ha? November 18. Wow, praise the Lord. Sige.
Taas natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na magse-celebrate o nag-celebrate itong buwan ng November. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, salamat po sa aking mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay nandito sa kalagitnaan, Panginoon, na kung saan, Lord, sila po minsan ay pinanganak sa buwan ng Nobyembre, Panginoon, physically. Salamat sapagkat hindi lamang sila sa physical na ipanganak, ipinanganak din sila spiritually, O Lord. Kaya sa pagkakataon na ito, Father God, hayaan niyo po na ang inyong pagsama, ang inyong pagyakap ay kanilang maranasan. Lord, sapagkat ito'y hindi matatumbasan, Panginoon, ng anumang material sa mundong ito. Ang kalapitan mo, Lord, ang kanila pong naroon, Panginoon, na patuloy na maranasan sa kanilang buhay. And Father, whatever the deepest desire of their heart, hayaan niyo po na ito ay mag-grant sa kanila. Patunayan niyo, O Diyos, na hindi sila nagkamali ng pagtitiwala ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. For you are our great reward, O God. Salamat ng marami, Panginoon. At hayaan niyo rin, O Lord, na ang pagkakatawag at pagkakapili niyo sa kanila ay mangyari sa kanilang mga buhay. Yes, O God, we declare, O Lord, that only your plan and will be done, O God, over their lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na ang buwang ito, O God, ay buwan na kung saan mapupuno ang kanilang mga puso ng kagalakan na nanggagaling sa inyo. Salamat. We entrust our lives unto you, O God. We give you all the glory, the honor, the praise and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Praise the Lord. Muli tayo po ay... Hello, hello. Announcement po, ano, dagdag. Mamaya po 2 p.m. Ang Camelia at si Pastora Rio, dahil nga anniversary sa December 2 ng Kalapan, magpa-practice ng sayo daw dito ng 2 p.m. Kaya si Sister Cathy and Ate Arlene ay kung gusto nila makasama, magpa-practice nung dance na may sambahin ka o Yahweh na may pamaypay na malaking hawak. No? Dahil December 2, Saturday ng umaga, anniversary ng Kalapan, babalik din ang pahapon dito dahil December 3, first Sunday naman natin dito. No? So yung mga ilang mother na gusto makasali, Sister Shirley, ay mamaya daw po 2 p.m. magpa-practice dito. No? Ayan. So, sige po, tayo dadako sa panghuling prayer. Amen. Mawit muna tayo kay Lord. Give them with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Let the poor say,
someone the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay, marami pong salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Tunay nga, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig. Maging ngayong lingkod na ginamit ay patuloy mo bigyan ng kalakasan. At tunay nga, O Diyos, sa lahat ng aming napakinggan, Panginoon, ito ay naitimo at naitanim sa pinakamatabang parte ng aming puso. At sa paglabas namin, Panginoon, turuan mo kami maging masunurin sa iyo, Panginoon. At magawa at mangyari ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Maging malapit ka pa po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na inaamin namin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.